Mga kapuso, ngayong gabi na ang simula ng gabi-gabing water interruption sa ilang lugar na siniservisyuhan ng Maynilad. Kaya kanya-kanyang diskarte sa pag-iipon at pagtitipid ang mga maapektuhan. Habang nagprotesta naman ang isang grupo, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Emil. Nako, alas 6 ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan dito sa aking kinaroroonan sa Sampaloc, Maynila. Pero ngayon pong alas 7 ng gabi, kasama itong barangay 446 sa Sampaloc, Maynila. Ito po yung lugar na sineservisyo ng Maynilad sa mga lugar na mawawalan ng serbisyo ng tubig. Paalala lang po, meron tayong water interruption. Mamaya pong alas 7 ng gabi. Sa barangay 446 sa Sampaloc, Maynila, ilang ulit nagpaalala ang barangay na paghandaan ng water interruption. Kaya bukod sa pag-iipon ng tubig, nagtitipid na rin sila sa konsumo gaya halimbawa ng paggamit ng pinagbanlawan para panlinis o kaya ay pambuhos sa palikuran. Yung mga pinagugasan, niipon namin para pwede pambisa, pambuhos sa CR o panlinis sa sahig or saan para makatipid ng tubig. May pinagsabunan ko yun, nilagay ko na doon. Malampaso sa sahig yun. Inanunsyo ng Maynilad Water Services na simula ngayong gabi ang daily water interruption sa mga bahagi ng Caloocan, Malabon, Manila, Valenzuela, Navotas at Quezon City. Depende sa lokasyon, inaasahang babalik ang serbisyo ng tubig kinabukasan simula 4 a.m. Ang mga apektado mga barangay nakalista sa Maynilad Facebook page. Kapos na yung ating natatagat na supply volume dito po sa ating treatment plant sa Quezon City. Mm-hmm. So dahil kapos po siya, napilitan po siya tayo na banatin po siya para lahat ng customers ay meron pa rin tubig at wala pong areas na mawalan for 24 hours. Kasama rin ang barangay ni Mang Magno sa mawawalan ng tubig sa Quezon City ngayong gabi, kaya pinununan niya ang lahat ng pwedeng pag-ipunan ng tubig. Ang backup plan niya, mag-ipon din ng tubig ulan pang linis at panilig ng halaman. Downspot niya, yung alulod niya yan, yung downspot niya, binutasan ko at siniksikan ko ng hose, itong hose na ito para hindi ko na aabangan kung kailan siya na uulan. Igaganyan ko na lang sa drum. Sabi ng Maynilad, nabawasan ang kanilang raw water supply matapos magbaba ng alokasyon ang National Water Resources Board o NWRB dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Meron po kaming 80 mobile tankers na naka-standby na po yan sa ating mga field offices. Ang mas mainam po sana kung paghandaan na lang siya ng ating customers, mag-ipon na po doon sa mga oras na may tubig pa sa kanilang lugar kasi para hindi na rin po sila umasa sa deliveries. Patuloy raw ang paghahanap ng Maynilad ng alternatibong mapagkukunan ng tubig. Serbisyo sa tao! Matubig ni Bongo! Kanina, nagkilos protesta ang grupong bayan muna sa harap ng opisina ng Maynilad. Hindi raw sapat ang paliwanag ng Maynilad sa pagkaantala ng serbisyo nito. Noong 2020, ang kanilang water leakage is about 394 million liters tagas dahil hindi nyo naayos yung mga pipes nyo. Dahil hindi nyo ginagawa, kasalanan ba namin yun? Kasalanan nyo yun. Tugon ng Maynilad. Yung ginagawa naman po natin siya ng paraan dahil meron na tayong alternate sources na ngayon. And that's the reason why na-isolate po natin siya to off-peak hours yung interruption. Patuloy po yung ating pagtatrabaho para ma-minimize po yung epekto nito. Hindi pa masabi ng Maynilad kung hanggang kailan tatagal ang daily water interruption. Ayon po sa Maynilad ay may mga lugar ngayong gabi na maaring maantala no yung pagka-delay ng tubig at maaari din na maging mas maigse yung delay o yung pagkaantala ng tubig gaya noong inanunsyo nila. Pero ganun pa man, mas mabuti na raw na maging handa yung mga residente sa mga lugar na yan. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa Sampaloc, Maynila. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.